minsan aso, minsan ay loro, minsan ay kwago, meron din baka, manok, at kabayo. Ito nga ang aming record ng aming kliyente last week. Hoy! Hoy! Huwag mo akong gaganyan eh. Nakikinig ka, no? Ha? Nakikinig ka, no? Hoy! Huwag mo balaking pumasok dyan, ha? Hindi mo home yan! Hindi mo! Hoy! Sinabi ko sa'yo, hindi mo home yan eh! Bye! Ikaw ba? Sinabi ko sa'yo. Ha? Ganon, ha? Ganon, ha? Ngayon, titiyaking tumpa, ha? I will kill you so that you have no more tomorrow! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Dok, sandali lang! Ganon, ano ba nangyayari sa'yo? Ha? Tapusin ko na yung spoil brat na yan. Ang spoil brat? Yung bubite, pumasok dyan, sisirain yung mga papeles natin, mga pain dyan eh. Godo, pag yan, ha? Pag yan, hindi mo nadali. Gagantihan ka niya, magagalit yan. Pag yan, nagalit, ubos lahat ang gamit natin. Kaya nga eh, ha? Titiyakin kong tapusin na ito para hindi na siya makagantit. Wala! Alam mo, ang mabuti pa dyan, ilabas mo yung table, tapos pakawalan mo yung bugwet para hindi na maninira ng mga gamit. Tama. Di ba? Ang table. Okay. Table, lamesa, drawer, so? Cabinet. Dokaga! Sarado mo, sarado mo, sarado okay. Mo. Help me. Hindi nagwawala ka kagad dyan. Okay. Para matapos na ito. Sisirain pa yung mga record natin dito eh. Bakit? Ano ba? Iniibig mo ako eh! Sorry. Magkatrabaho ka na sa opisina? Gudong! Congratulate. Eh, paano ngayon ito kukusa pa? Siguradong patay na ito. Paano ngayon ito? Ano yan? Condolence. Eh, patay ka mo eh! Eh, agad ka. Pangit ka mukha talaga ito. Hindi mo may ano eh. Ran! Tika mo na, Pards. Paano mo talaga nakuha yung trabaho mo? Excited ka talaga, no? Hindi, hindi namin nabalitaan kasi na nag-apply ka dun sa trabaho mong yun. Hindi, Tito Aga, Tito Alex, hindi nga nag-apply si Parang George sa kanyang bagong trabaho. Oo. Kasi ganito yun.
Paring Churchy, ikaw na lang magkwento sa kanila. Sige, sige, sige. Ganto. Ako na magkwento. May iya ka magkwento. Hindi, ako na lang. Church na lang. Kasi ganito yun. Isang araw, nandiyan kami ni Camille sa palengke. Tapos... Tapos, dito stopan natin. Nagkikinta kayo. Tapos... Excuse me, ako nga pala si Jerry Villar. Ako naman si Camille at siya naman yung paring George. Ah, hello. Gusto mong bumili? Meron ako mga face towel, t-shirt, mga tela, mga pajama. Hindi, sorry. Four gifts pwede. Hindi ako bibili. Actually, napadaan lang ako dito kasi dito nakatira yung sekretarya ko si Carmina Villarruel. Carmina Villarruel? Hindi, Carmina Villarruel. Carmina Villarruel. Kilala ko yun. Ako, yun ba yung maitim, yung pandak, yung panguang ilong, yung suplada? Alam ko yun. Ano bang may tutulong namin sa'yo? Hindi, alam mo kasi kanina, habang tinitignan kita doon, naisip ko na pwede kitang kunin sa opisina ko. Ako? Kukunin mo ko sa opisina mo? Ano naman ang gagawin ko doon? Ano naman gagawin ko doon? Hindi, kasi ganito yun eh. Yung sekretarya ko si Carmina nagkaroon ng sakit. Uh-huh. So, hindi siya nakakapasok. Kulang ako ng tao sa opisina. Naisip ko, baka pwede ko muna pumalit sa kanya. Pansamantala lang. Uy, okay yun! Malaki ba yung sweldo? Napag-uusapan yun. Walang problema dun. Naku. Baka hindi ko yata kaya yung trabaho sa opisina. Hindi ah. Alam mo sa nakita ko sa'yo kanina? Ang dami-dami bumibili sa'yo pero hindi ka nalilito. Palagay ko, kayang-kaya mo yung trabaho sa opisina. Sige na, paring George. Pumayag ka na! Hindi ka muna, paring Camille. Ikaw papasok ko sa opisina. Sino magbabanti doon sa tindahan ko? Tsaka sino magsisingil doon sa mga pautang ko? Paring George, ako nang bahala doon. Kilala ko naman yung mga umuutang sa'yo. At saka, pogi mo magiging boss mo. Pogi ba yan? Tingin sa'yo! Hindi naman eh. Nais mo tingin eh. Hindi ka naman ako. Hindi naman ako. Loko mo naman ako eh. Katingin. Kasi tapos mabilis ka. Alam ka bilis? Ako. Tingin mo sa akin. Hindi naman. Yun. Tinagap ko na yung trabaho. Maganda naman yung sweldo. Ganun. Oo. At saka sinabi sa akin si ni Parts na maganda doon yung magtrabaho ako sa opisina. Hindi naman yung habang buhay. Diyan ako sa palengke nagtatrabaho. Diba? Pero pambihira ang pagkakataon yun, George. Imagine mo, yung iba talagang apply na ng apply. Mm-hmm. Hindi sila matanggap-tanggap, di ba? Kusansan. Ikaw, inalok ka ng swerte. Trabaho. Swerte lang talaga. Galing. George. Parts, paano ngayon yan? Hindi ka na magtitinda dyan sa tapat. Hindi, Tito Aga. Magtitinda pa rin si paring George pag wala siyang pasok sa opisina. Oo. Tapos, pag meron naman akong pasok, si Camille naman ang magtitinda dyan sa palengke. Pag tapos na ang pasok na sa eskwelahan. Oo, diba? Hop! Teka ha! Sandali lang! Tama na yung mga chismis-chismis nyo! Pwede ba talaga tulungan mo na ilabas na natin pa para matapos na itong mesa na ito? Halika na! Sabay, para huwag kang magulog, bibirahan kita isa, dalawa, tatlo, angat, buwan. Okay? Mandali yung sakit. Okay, makinig ka. Isa, dalawa, tatlo, angat, buwan. Okay, wala na ito. Isa, dalawa, tatlo, angat, buwan. Okay, buwan. Ito, buwan. Buwan mo nga. Okay. Yalala! Yalala ko! Ang tatlo! Ano ginagawa niyo dyan? Iniipig mo sila! Hindi ko naman nakikita eh. George, pwede? Okay? Jorge! Jorge! Come on down! Let's sit together! Come on! Parts! Jorge, come on!
Tarito dito. Mamaya eh. Pagdating nga ni Pards eh. O di intay. Tukaw. Ah, siyempre naman eh, unang araw ni Parts ngayon sa trabaho niya. Kaya, dapat ako magkaya. Kaya lang, Parts, ha? Parts, nakakaya naman sa'yo. Dapat ako nag-aasikaso ng pagkain natin eh. Biro mo, ikaw pa nag-aasikaso. Tinan mo naman, nakakahiya talaga, Parts. Hindi nakakahiya yan. Una-una, para naman sumarap ang makakain natin. Diba? Saka gano'n. Pag ako nag-aasikaso, hindi masarap. At saka siyempre naman, talagang dapat. Kasi gusto nyo dahil unang araw mo ngayon sa opisina. Uy! Teka muna! Yeah. Nasaan si Camille? Si Camille, eh, nandun ngayon sa palengke. Siya ngayon na nag-aasikaso namang paninda mo. Excited nga ngayon yung bata dahil siyempre feeling niya siya naman na may negosyo ngayon. Ah. Siya nga pala, George. Eh, alam mo na ba ang gagawin mo? Ha? Doon sa opisina? Natural, magtatrabaho. Nagtanong ka pa. Hindi nga magtatrabaho. What I mean to say, kaya niya ba ang gagawin niya sa trabaho, yung sa opisina? Naku, nga no. Alam mo, hindi ko naisip yun, inalok sa akin yung trabaho eh. Ako parang di na yata ako papasok sa opisina. Ayoko na yata. Kasi biro mo naman ah, natapos ko high school lang, tapos yung mga kasamahan ko doon, sigurado ako, college graduate yun. Exactly. Hindi na lang ako papasok. Exactly yan. They will only eyeing you. Anong they will only eyeing you? Aba, mamatayin lang yung sudyok sa opisina. Gado, pwede ba tigilan mo na English-English mo? Meron ka pa eyeing-eyeing eh. George, Pards, huwag mong pakinggan yan si Gudo, okay? Tandaan mo lang, ah. Alam mo ang trabaho, kahit anumang bagay na pag-aaralan niya. Tandaan mo lang yan, so kaya mo yan. Pards, may nakalimutan ako. Ano? Kape. 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 Ito na. Baka mahuli ka pa, ha? Nakalimutan ko yan yung kape mo. Ha? Paolo? Pards, wala pa. Time out. Wala pa kami yan. Wala pang sugar yan. Ayun, sugar. Galing yan. Ako na kagaw, Pards. Huwag ka naman gano'n dyan. Kawawa naman si Camille. Kaya siya nagtitinda na si George. Ay, magtatrabaho na kasi si George, kaya si Camille daw muna ang titinda. Kapag walang paso, kasi si George naman. Kaya? Ang sabihin niyo, mahina na si kumita yan si Aga. Kaya inobligan niya si George magtrabaho sa opisina. Kapag tagal-tagal yan, hindi na magtatrabaho yung Aga niya. Aasa na lang kay George yan, magiging palamunin yan. Paksi, hindi naman. Gusto lang maranasan ni George ang magtrabaho sa isang opisina. Pero si Camille naman ang kawawa. Si Camille ang naging tindera sa palengke, oh. Oh, ikaw, pulis ka, SPO. Alam mo, child abuse yan. Dapat na i-demanda yan, ipakulong yan. At bago ikulong yan, dapat yung mga daliri sa panat, ipangat na sa daga. Ano ba kayo? Ha? Natula lang yun. Dapat mangyari yun. Ate Alex! Naku, alam mo, matindi lang talaga yung pag-aasikaso ni Doc Aga kay George. Biruin mo, siya na yung naghahanda ng almusal kay George. Oh, ha? Nakita nyo? Oh. Sa umpisa lang yan. Ha? Mga paglaot-laot yan. Magkakaitindihan dalawang yan. Nakita si George, patumboy-tumboy lang kunyari siguro yan. Tapos, nakita niyo naman hilig sa babae yung aga niyan. Kahit makamabaho si John, tandaan niyo. Baka magkatuluyan yan. Alam mo, Paxi, imposible mangyari yun. Hindi mangyayari yun. Dahil, si Doc Aga, diehard talaga. Kung Ate Alex, mahal na mahal niya si Ate Alex. Hindi niya magagawa yun. Tama. Tsaka natural lang yun, Paxi, dahil si George na marami inaasikaso. Dahil papasok nga sa opisina. Kaya si Sugar na ang nag-aasikaso. Sila, yun lang yun. Yes! Speaking of Sugar, si Doc Aga na rin ang naglalagay ng sugar sa kape niyo. Ayun na naman, no? Oh, ha? Siya dito yung talang kape, naglalagay ng sugar. Sugar, ha? Ayan, sa umpisa pa lang yan. Ha? Tandaan sinabi ko, malamang yan, alam ba? Iwanan ka na yan. At pag iniwan ka yan, ha? Magbubuo out ako. Lahat ay bubuo out ko. Bakit, Alex? Anong gagawin mo kay Doc Aga? Anong gagawin ko? Hindi ko siya babatiin. Ano? Hindi ko siya babatiin. Ang laki lang galit mo. Yun lang ang gagawin mo. Hindi ko siya babatiin. Ha? Dapat yung batuhin mo ng bato sa ulo. Hampasin mo ng bat sa mukha. Naintindihan mo ba? Tagtarin mo ang taga sa likod. Hindi babatiin. Ang magkakamagandang gawin mo? Ano? Pansi!
Ano yun? Pagkuha mo nga yung folder ng mga kliyente natin sa Davao. May kailangan ako doon eh. Sandali lang, sir. Sir, ano ho yan? Judge, hindi ito yun. Kasi alam ko itsura nun eh. Ayun oh. Kasi makapal yung folder natin para sa provincial clients natin. Hindi, sir. Ito na nga yun kasi inayos ko lang. Bale, inilipat ko lang kasi pinaghiwalay-hiwalay ko na yung mga regions. Kasi pagsama-sama, magulo yung mahirap hanapin. Kaya bawat region, hiniwalay ko na. Very good. Nice job. Sabi ko sa'yo, madali mo matututunan ng trabaho dito eh. Thank you. Sige. Thank you. Sige nga, sir. Jo, mukha atang sip-sip itong bagong pasok natin. Oo nga eh, pauumpisa lang, pa-impress ka with you, sir. Naliligo, gano'n, kung ano-ano. Yun! Pards, makinig ka sa akin, ha. Ganun talaga yan. Kahit saan ka magtrabaho, hindi mo mawawala yung mga taong ganyan. Alam mo yan, yung mga taong yan, kulang yan sa kakayahan. Kaya na, i-insecure sila sa'yo, kaya kanila sinisiraan. Hindi, Pards, ayoko na talaga. Babalik na lang ulit sa palengke, magtitinda na lang ako. Oh, susuko ka na naman kaagad. Yan lang ulit, masusuko ka. Tama yung sinasabi ni Camille, wag mo silang pansinin. Diba? Kaya mo yan. Ika nga, Parts, isipin mo to. Makinig ka sa akin. Arap ka sa akin, makinig ka sa akin. Tandaan mo to. Ito, ito. Parts. Mm. Ang isang puno. Kaya binabato. Dahil merong bunga. Kamo ba yan? Puno. Hindi, parin George! Unahan mo sila! Batuhin mo sila! Tama! Stoy! Tama yan! Tama! Dali, sandali! Camille! Iyan ka na naman. Yung pagkalalaki mo, umiira naman. Upo ka nga dyan. Upo ka dyan. Parang gusto mo naman mapaaway pa si parin George eh. Hindi ganun. Huwag ganun. Tanda mo na yan. Ang away iniiwasan. Hindi yan. Kung tama ka, tama ka. Tatatanda mo lang parate. Nobody! Nobody! Can keep a good woman down! Mali! Hindi! Nobody can keep a good man down! Kwenta ko sa ahensya yung kita, naguguluhan eh. At sino ba ka galit mo at galit na galit ka? Sino pa? Eh, di si Doc Aga. Bakit ate? Ano naman ginawa ni Doc Aga?
Tama yan eh. Tama yung sinasabi ni Paulong yan eh. Simula nung nagtrabaho yung George na yan, sobra ang pag-asikaso ng ginawa ng agato na yan. Ikaw lang eh. Noong pa sinabi siya, noong una pa lang, huwag mong pagkakatiwalaan yung agang yan. Ngayon, napatunayan mo na. Ano pa hinihintay mo? Breakin mo na, huwag mo nang kibuin. Papsi, paano yun kung mag-sorry si Doc Aga? Anong gagawin niya? Kahit na mag-sorry. Pag kinausap kayo, huwag niyo sagutin. Pag nilapitan kayo, layuan niyo. Tandaan mo, Tony, ha? Galit kayo ron. Yes, Papsi. Yes, tama yun. Kapag galit si Ate Alex, ako rin. Ako rin. Galit rin ako. Ikaw, Paolo. Galit ka ron. Tandaan mo. Papsi, tatandaan ko yan. Pero magkano? Sandali. Parang humihingi ka pa ng lagay. Ha? Ito ang lagay-lagay na ito. Bakit galit tayong lahat sa kanya? Oo! Iaga lang tayong galit. Ha? Huwag doon sa tasa ko. Huwag tayong galit ka. O bakit ka umuwi ka agad kanina? May mga ilang minutes pa bago mag-uwian, ha? Sorry, sir. Kasi naiilang ho ko, eh. Tsaka ayoko na ho. Hindi ko na ho kayang magtrabaho sa opisina. Oh, ano bang hindi mo kaya? You're doing fine. At tsaka, kailangan kita doon. Hindi pa pumapasok yung sekretarya ko, eh. O nga pala, oh. Dinala ko tong files. Pakaayos mo naman, oh. Bibigyan na lang kita ng overtime fee. Kailangan ko kasi ito bukas sa board meeting namin, eh. Please? Sige na. Sige ho, sir. Okay. So, thank you and... I'll go ahead. Sige ho. Bye. Hi, everybody. Good evening. Hi, Cupcake. Tony, bakit? Nobody noticed the small boy in a newsboy cap who stood in the doorway clutching his yellow piece of cake. Cupcake, what is the problem? Alberto, Paolo, paano ba nangyayari dito? Galit kami sa'yo! Stop! Gagalit kayo sa'kin para naman kayo mga bata. Ano ba? Ano ba? Bakit ba ka nagagalit sa'kin? Ako matagal nang galit sa'yo, alam mo eh. Sila ngayon pa lang, oh. Dapat sa kasabay ko nagalit sa'yo nung bayan eh. Ha? Sige na, lumabas ka na. Dere. Huwag ka na magpaliwanag. Huwag ka na magpaliwanag pa. Sige na, maski na. Polo ko. Maski naman polo yun. Kahit isip pa yun. Huwag ka na magpaliwanag. Kaya lumayas ka na nga eh. Malis ka na. Bago masaktan pa kita eh. Sige na, dyan ka na. Huwag ka na magatwiran pa. Gusto kong... Ayoko na makita pag bumukha mo rito. Tanda mo yan, ha? Lumayas, oh. Hindi umalis yung malamang kasaktan ka sa akin. Baka dumalak pa doon. Saan ang galing? Ano talaga nangyari? Ha? Ito talaga, hindi doktor to eh. Akit bahay to eh. At ipintana natin kung inakyat. Huwag ka na magpaliwanag. Sige na! Sige na, tandang sora. Sige na. Kamabuisit pa ako eh. Kakulot-kulot ka pa talaga ha. Kasi yung palindigay. Huwag ka tumingin na masama pa. O ano, lalaban pa. Okay ba? Okay. Okay. Uy, alam niyo ba kagabi, talaga naman palang pinuntahan ni Sir si George kagabi. Sa pagkakaalam
nagpaayos ata ng file si Sir. Eh di lalo naman lalaki yung ulo ng George na yan, ano? Sip-sip na nga yung dating sekretary, eh mas sip-sip pa pala itong si George. Ang arte-arte niya, akala mo, di naman siya nakatapos ng high school, ano? Saka isa pa, kaya rin naman natin gawin yung ginagawa niya, ano? Tagal-tagal na natin dito, eh. Pagalit ka kay Doc agad. Sisilipin ko lang. Eh, bakit mo hinahanap? Si George ang hinahanap ko. Eh. Si George. Sabi na nga ba, hinahanap mo rin ako. Chris, sanday lang. Chris, please. Alam mo, pwede ba? Bitawan mo ako, pwede? Pwede, bitawan mo ako! Bitawan mo ako. Tignan mo ang mga tao, oh, nakakahiya. Huwag mo akong hiyain, sugar. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako! Sabi nung bitawan mo! Uy! Bitawan mo ako! Ate, nakakahiya ka. Ikaw ang nakakahiya. Hindi ka naman hinahawakan. Ikaw pa nga humahawak dyan eh. Ganun yung style mo dulo. Ano naman yung problema? Wala naman ho, sir. Ito nga, sir. Si George naman biglang nagalit sa amin. George, totoo ba yun? Akala niya kasi, sir, siya yung pinag-uusapan namin. Oh! Eh baka tayo nung sabihin nito dahil ba't ako nagagalit sa inyo, ha? Natatakot kayo dahil kaharap natin yung boss natin ngayon. Matagal ko na naririnig na pinagbubulong-bulungan niyo ako, na keso sip-sip ako, at alam ko ikaw ang nagpasimuno nun! Ang lakas mo makasinghot ng chismis dyan! Wala ka namang ilong! Saka yung tungkol sa pagsisip-sip na yan, ha? Bakit? Pinabubuti ko na ang trabaho ko dito! Pagsisip-sip na ang tawag mo doon? Hindi naman para sa akin itong ginagawa ko, ha? Para sa kumpanya natin to! Kala mo kung sino kayo magsalita dyan? Sumit ko lang ang mga sweldo nila sa akin dito. Oh, ano? Alam niyo, alam ko na kung bakit hindi na pumapasok yung sekretarya kong si Carmina. Dahil hindi na matagalan ang mga ugali ninyo. Alam niyo ba kung bakit yun naninira ng kapwa ninyo? Dahil insecure kayo. Hindi ninyo matanggap na may mga tao mas magaling kaysa sa inyo. Alam niyo, dapat nga matuwa kayo eh. Na meron kayong katrabahong katulad ni George. Dahil kahit mababa ang pinag-aralan, nagsisikap na mapabuti ang trabaho niya dito.
Alam nyo, sa mga tulad natin na magkakasama sa tahanang buhay, kailangan nagtutulong-tulong tayo. Hindi naghahatakan tayo pababa. George, sorry ah. Sorry sa mga gawa ko. Sana napatawad mo kami. George, ako rin. Sorry. Simula ngayon, magtutulungan na tayo dito sa opisina. George, sorry din na. Sige. Okay lang yun. Kalimutan na natin yun, ha? Tsaka, sorry rin. Hindi na ako magwawala dito. May okay na. O nga pala, may oras pa tayo. Halika, mag-break time muna tayo. Ako ang taya. Sige. Uy, dali. Narinig ko yun, ha? Sama ako. Sir, huwag na lang. Ha? Huwag na lang kayo sumama. Bakit? Kasi wala kaming mapagchichismisan kung kasama kayo. Diba, girls? Oo nga! Halika, let's go! Okay, alam mo dapat mong maintindihan na si Pards, eh kaya ko lang ginaganyan, sinusuportahan ko lang yan. Kumbaga yung taong ganyan, kailangan ng moral support, lalo na galing sa isang kaibigan. Isipin mo naman yung taong yun, high school lang, hindi pa natapos. Tapos biglang ngayon, magkakaroon ng pagkakataon na makapasok sa isang opisina, sa isang disenteng opisina. Eh, siyempre, di ba, kailangan mong ibigay lahat ng support ang kinakailangan niya. Kaya ako nagiging ganun sa kanya. Oo nga. Tsaka ate, alam mo, tama yung sinasabi ni Doc Aga eh. Dapat isipin mo, tingnan mo, ang tagal-tagal niya na ni Doc Aga. Tapos ngayon ka pa mawawala ng tiwala sa kanya. Ano pa naman, di ba tama ako? Tama yun. Tama ako. Eh, sugar, di ba? Kasi kung hindi naman ako kumibo, kung wala akong reaction, eh, para naman ang abnormal ako nun, di ba? Di ba? Ay, naku. Dapat may reaction. Alam mo, ang mabuti pa, gawin yung dalawa, eh, pumunta na lang kayo sa ice cream parlor. Ituturo ko sa inyo. Ice cream parlor. Kakain tayo? Tara. Oo, halika na. Sino maglilibre? Sino maglilibre? Ikaw! Sige, halika. Sige mo na. Ako na lang, gagastos sa kita. Ha? Sige mo na. Oo. Papsi mo. Anong paalam ka? Oh, paalam mo. Magpaalam. Sugar naman, ikaw na. Ikaw na magpaalam kay Papsi. Huwag na lang kayong magpaalam. Hindi pwede. Hindi, kailangan eh. Si Papsi nyo, ako magpapaalam doon eh. Unang-una kita mo ugali nun. Oh. Napakasungit ng taong yun. Tsaka yung Papsi mo, kahit habang boy, hindi kayo magkakasundo nun. Hindi ko makakasundo yung ganong klaseng ugali ng pagkatao. Tsaka minsan nagtataka nga ako, hindi nyo ba iniisip na baka kapag na kami? Yung mukha nun, tas kayong mga anak. Tapos ba ngayon ako magpapaan sa kanya? Ugali mo. Si Papsi. Oh, si Papsi. Si Papsi nga. Asan? Ano yun? Ay! Humberto! Ano? Ha? Ha? Eh, mag... Papaalam sana ako para paalis kami. Magpapaalam ka? Nadinig ko lahat na sinabi mo, masungit ako, mga ampong ko na yan dahil mukha ko, malayo sa mukha niyan. Magpaalam ka sa pamilya mo dahil lalagutan na kita ng hininga ngayon. Ay, bisa mo! Humberto! Humberto! Ay, sige! Gusto ka ng pamilya mo? Okie dokie 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 dokie.
Thank you.